Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Isang bisis, 2 taon nang pinaghahanap ang dati niyang kinakasama. Mula Northern Samar, lumuwas siya ng Maynila. Nang matuntun si ex, sumabog ang galit ni misis. Adiyaka! Ang ginawa mo sana ako! Sinira mo mga anak ko, si ex pala, sangkot sa isang karumal-dumal na krimen. Pinagkatiwalaan kita sa mga anak ko, walang iyaka! Ano ang ginawa ng lalaki sa 2 anak ni misis? Huwag basta-basta magtiwala, baka ang kinukuha nyo palang trabahador may itinatagong lihim. Ang construction site na ito sa Barangay Poblasyon sa Arayat, Pampanga, walang anumang kakaiba sa unang tingin. Pero sa loob nito, nagtatago raw ang isang lalaking nag-iiba ng anyo, 2 raw ang katauhan at 2 rin ang ginagamit na pangalan. Naku po, doble kara! Iyon pala, may itinatagong sikreto tungkol sa krimeng kinasangkutan niya. Lusutan po ito. At bali, iikot po kami. Huwag tayong, huwag tayong bukso lahat na parang lahat tayo nandun. Kasi pansin na. Mabulgar na kaya ang tunay niyang pagkatao? Abangan mamaya! Ano mang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinengat problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lakad, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Ang kinakasama ni Mrs. bigla na lang nag-disappear, pero hindi pala siya nangaliwa, kundi mas masakol pa raw ang ginawa. Dahil ang 2 batang anak ni Mrs. mistulan umanong ginawang sex slaves ni ex. Halos 7 taong tinakot, pinagbantaan, minaltrato at paulit-ulit na kinalay at inabuso. Iyan ang karumal-dumal na sinapit ng 2 magkapatid na nagmistulang sex slaves sa probinsya ng Northern Samar. Dito po yung dati kong tinitirahan. Dito po yung nangyari yung krimen ko. Dito po yung bahay ng stepfather ko. Dito po lahat nangyari yung masamang alaala ko. Itatago namin sila sa mga pangalang Cristel, 20 taong gulang at Jessa, 17 taong gulang. Kwento ni Cristel, nagsimula ang pang-abuso sa kanya noong siya'y 13 gulang pa lang. Pag wala po si mama po, ginagawa niya po yung gusto niya sa akin, yung ginagahasa po niya. Noong time na po yun, alam ko na po na mali po talaga yun. Pero dahil sa takot, hindi raw agad nakapagsumbong ang dalaga. Tinakot po niya ako na ilalay niyo po sa amin yung kapatid naming bunso. Sabi niya, masisira daw yung pagkababae ko. I-judge daw ako sa school namin. So ayun po, natakot po ako. Pero ang suspect, tila hindi na kontento kay ate dahil pati ang bunsong si Jessa, hinalay rin daw pala. Wala kang patawad, sir! Ang sakit po. Nalaman ko pong ginaganon din si father ko. Hindi ko akala yung gaganyan yung kapatid ko. Kala ko, ako lang po eh. Ang suspect na walang awang lumapastangan sa kanila, walang iba kundi ang itinuring na nilang sariling ama. Itatago namin siya sa pangalang Eric. Taong 2014 ang makilala ng inang si Joanne. Hindi niya rin tunay na pangalan ang kinakasamang si Eric. Sobrang tiwala po. Hindi nga ako nagtiwala sa mga magulang ko. Hindi ko pinagtiwala ang mga anak ko sa magulang ko. Mas pinagkatiwala ko talaga sa kanya, ma'am. Yung pala, deep inside, mas maano pa sa diablo. Ang hindi alam ni Joanne, sa mga oras na umaalis siya para magtrabaho, pinagsasamantalahan pala ni Eric ang 2 niyang anak. Habang wala po ako, yun ang ginagawa niyang kaanuhan sa mga anak ko, masakla po talaga. Tinuri niya po mga hayop ng mga anak ko, lalo na po pag wala ako. Dahil sa paulit-ulit na pang-abuso sa magkapatid, sigaw ng mga biktima, tama na! Sobra na! Sobrang sakit po, ma'am. Kasi nawala po yung pagkababae ko eh. Dito na naglakas loob sina Cristel at Jessa na magsumbong sa ina sa ginagawang panggagahasa sa kanila ng suspect. Hanggang sa isang pangyayari po, nag-away po yung stepfather ko at yung kapatid ko. Bali, nakasabi po siya na, ikaw nga, ni-rape mo ako, sabi niya. So, ayun nga po, nalaman ni mama na ginaganon kami. Pero bago pa man siya mahuli, dali-daling tumakas at umalis ng Northern Samar si Eric. Itong lugar po namin is maraming, pwedeng exit point po ng mga suspect po.
So, pwede po sila dumaan sa bundok, o pwede po dito sa kalsada mismo, o pwede rin po sa dagat. Kaya agad na nagsampa ng reklamo sina Joanne sa Gamay Northern Samar Police. Kaya po, hindi talaga siya nagpahuli sa mga alagad ng batas kasi po, pag nahuli siya, ay talagang makukulong agad po siya. Itinuring siyang isa sa mga most wanted ng Northern Samar. At matapos sa mahigit 2 taong tila pag-hide and seek sa mga otoridad, lumabas na ang warrant of arrest laban kay Eric. At isang impormasyon ang nakuha ng mga pulis. Nagtatago naman suspect dito sa Metro Manila at pag-alagala bilang isang pedicab driver. May nareceive kaming information na pumunta dito sa NCR. Nag-conduct kami ng verification. So, lumabas na doon sa intelligence report namin, nandun siya sa Pasay, nagtatago as pedicab driver. Tuluyan na nga bang magtitigil pasada ang suspect na si Eric? Agad siyang binanmanan ng mga otoridad. Napakailap yan dahil yun nga, nagtatago siya doon dahil sa face mask. Actually, buwan na rin yung paghahanap namin dyan. Abangan mamaya, mahuli na kaya ang taong lumapastangan sa magkapatid. Magyaga! Anong ginawa mo sa anak ko? Sinira ko mga anak ko. Susunod! Ang construction site na ito sa barangay Poblasyon sa Aray at Pampanga, walang anumang kakaiba sa unang tingin. Pero sa loob nito, nagtatago raw ang isang lalaking nag-iiba ng anyo, 2 katauhan at 2 rin ang ginagamit na pangalan. Iyon pala, may tinatagong sikreto tungkol sa krimeng kinasangkutan niya. Nag-inuman, nagkainitan, nag-escalate quickly sa saksakan. Pagkalipas ng halos 6 taon, natuntun din sa wakas ang suspect sa pagpatay na naganap sa Malaparaisong Isla ng Boracay. Sa Malaparaisong Isla ng Boracay, naganap ang isang krimen noong May 3, 2017. Ang biktima, kinilalang si Jemar Juarez, 34 years old. Hindi makapaniwala ang amang si Mang Pedring sa sinapit ng anak. Pinaalam na lang sa amin na patay na siya, nandun na sa Purnaria. Yung kasama niya ma'am sa mga trabaho, tawag dito sa amin. Siyempre masakit sa akin kasi ama ako . May sukat sa dito sa malapit sa dugan, sa dibdib. Pangalawa sa 13 magkakapatid si Jemar. Tubong Cagay sa Roa City sa kapi si Jemar na isang tricycle driver. At para kumita ng extra para sa pamilya, namasukan din siya bilang isang construction worker. Kung minsan, nagtrabaho sa construction. Ako dito siya sa amin, sa Capiz, nagdadrive siya ng tricycle. Puro pumunta sa Boracay, naghanap ng trabaho sa construction. Hindi ko nga alam na doon sana pala. April 2017, nang bumiyahe si Jemar, papuntang isla ng Boracay kasama ang pinsan niyang si Norman. Hindi niya tunay na pangalan. Ang pakay ng 2, maghanap ng mapapasukang construction site. Niyaya lang po kami ma'am, punta ng Boracay kasi may trabaho daw doon. Si Jemar po ma'am, niyaya lang po kami. Marami kami ma'am, parang nasa 8 yata. 3 lang kami magkakilala. Kwento pa ni Norman sa napasukang kumpanya nila, nakilala si JV Barrios, isa ring construction worker. Naging maayos naman ang pakikitungo nila sa isa't isa. Doon ko lang din yung nakilala, si JV Barrios. Area sa Birds ba? Isang barracks lang po kasi kami ma'am. Tapos magkasama kami sa trabaho. May mga oras pang ang nagiinuman silang magkakasama. Mainitin talaga ulo noon, JB. Ikunin baga ma'am sa ano. Hindi siya mabiro-biro. Ayaw magpakantsaw. Yung ano lang si Jemar, yan lagi kaanoan niya. Silang dalawa lagi nag-anoan. Magkakantsawan sila. Kasi yung si Jemar, mahilig din yan mag-kantsaw . Hanggang noong hapon ng May 3, 2017, habang nagkakasiyahan ng magkakatrabaho, nagkaroon daw na mainit na pagtatalo sina Norman at JV. Nagkasagutan sa inuman ba ma'am? Pagkatapos, nagsuntukan silang 2. Pagkatapos ng suntukan, hindi kinaya ni JV sa Jemar sa suntukan. Uminto lang silang 2. Tapos umuwi si JV ng barracks. Doon na, kumuha na ng kutsilyo. Stainless ma'am na mahaba. Binalikan niya si Jemar ma'am sa inuman. Yun, pagbalik doon sa inuman, tinawag si Jemar sa kabilang kalsada, ma'am, doon sa madilim. Yun, pag punta ni Jemar sa kanya, yun, sinaksak eh bigla. Hindi na nakita ni Jemar kasi madilim na po. Isang saksak sa dibdib ang kumitil sa buhay ni Jemar. Nagsampa ng kasong pagpatay si Mang Pedring laban kay JV, pero agad na tumakas ang suspect na si JV.
October 2, 2017, ibinaba ng Regional Trial Court Branch 6 ng Calibo, Aklan ang warrant of arrest laban kay JV Barrios para sa kasong pagpatay. Pero ang suspect hindi na muling natagpuan. Susunod, hanggang sa isang lalaki ang natuklasan ng mga otoridad na tila kahawig ng suspect na si JV. Pero iba ang pangalan? Iisang mukha, magkaibang katauhan? Sino ka dyan? Identity reveal na! Mahuli na kaya ang taong lumabastangan sa magkapatid? Magyaka! Anong ginawa mo sa anak ko? Sinira ko mo at ako May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Kilala sa White Sand Beaches ang malaparaisong isla ng Boracay. Pero sa likod ng pinong-pino at puti nitong buhangin, isang krimen ang tila natabunan. Noong October 2, 2017, ibinaba ng Regional Trial Court Branch 6 ng Calibo, Aklan ang warrant of arrest laban kay JV Barrios para sa kasong pagpatay. Ang biktima, kinilalang si Jemar Juarez, 34 years old. Pareho silang construction worker. Naging mailap ang suspect at nagpalipat-lipat pa ng lugar na pagtataguan. Makalipas ang higit 6 na taon, tuluyan na kaya siyang makahanap ng mga otoridad? Nitong nakalipas na buwan, isang tip ang natanggap ng Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group, Detection and Special Operations Unit o PNP, CIDG, DSOU. Isang lalaki ang nakita ng mga otoridad sa social media na tila kahawig ng suspect na si JV Barrios. Pero iba ang pangalan ng lalaki. Siya si John Mendoza sa social media. Iisang mukha? Magkaibang katauhan? Sino ka dyan? Paano nyo sinurveillance to? Meron ba kayong nakausap dito na ayun o, ayun yung hinahanap nyo? Pakikwento nyo nga sir. Actually yan, construction worker kasi. Pumasok na construction worker. So, yun. Yung ibang tropa natin nagpanggap na nagbebenta ng balon. Okay. So, yun. Habang nagbebenta puno ng balon doon, nakita nga yung ating subject. Ngayon, pinicturan niya muna yon para ma-verify namin kung talagang siya yun. At medyo luma nga yung warrants. Inanman na siya ng mga otoridad hanggang sa makumpirma na ang lalaki na nakita nila sa social media na si John Mendoza. Siya ring suspect na si JV Barrios. Identity reveal, booking ka ngayon! Karel, ang binabanggit ho ayon sa initial na impormasyon eh, nag-iba ng pangalan nitong suspect. Bakit niya ho ito ginawa? Siyempre, para i-hide niya yung kanyang identity. Para hindi siya mahanap. Wala na rin sa Boracay ang suspect, kundi nasa Aray at Pampanga na. Pero tulad sa Boracay, nagtatrabaho pa rin siya ngayon bilang isang construction worker. Agad na ikinasa ng CIDG, DSOU, ang paghuli sa suspect. Okay, from here, takbo tayo ng Pampanga, Aray at. Katabi nitong 588 shopping mall na to, construction site, nandito ang target. Nandito ang daanan yan, nasa pupunta kayo sa kabilang, kabilang alley. Kasi yung luti na yan, lusutan yan eh. Ah, lusutan po ito. At bali, iikot po kami. Iikot. Yung huwag tayong bukso lahat na parang lahat tayo nandun. Sa pakikipagtulungan ng foreman ng construction site, hindi na nakapalag at nadakipagad ang suspect na si JV Barrios alias John Mendoza. JV Barrios, may mga karapatan ka, karapatan mong manahimik, no? Sa walang kibo, ano man ang pwede mong sabihin ay maaaring gamitin obor o laban sa iyo sa anumang korte. Sa panayam ng resibo sa suspect, self-defense lang daw ang nangyari noon? Namin ko naman po yun. Pero lahat po yun ay self-defense lang po naman. Suntukan po kami, hindi naman po ako ano sa kanya dahil ang laki niya po eh. Kahit anong suntok ko sa kanya, hindi talaga kaya. Patulogin. Suntukan lang po sana, kaso pinagtulungan po nila ako, tumakbo po ulit ako. Tsaka bumalik po ako. Dala po akong patali. Eh yung pumulot po siya ng bato, malaking bato na ipapalo sa akin. Nasalag ko po. Sabay, nasaksak ko siya. Yun po, nagtakbo na po ako. Hindi yan totoo, ma'am. Kasi siya ang kumuha ng kutsilyo dun sa barracks, ma'am.
Tapos si Jimar, nandun lang yun sa ano, inuman, nandun lang nakaupo. Pagbalik ka doon sa inuman dahil na Jimar, may kutsilyo na sandala. Walang dala yun si Jimar na ano, bato, o ano man. Dinala sa Camp Crame si JB. Sa pagkakadakip sa pumatay kay Jimar, malaki ang pasasalamat ng kanyang pamilya. Masaya po kay nabigyan na yung istisya pagkamatay ng beho ko. Dapat na sa kanya mauli siya, makulong habang buhay. Mabibigyang justisya na rin daw ang kanyang pagkamatay. Masaya, nabigyan ng justisya. Tagal niyang magtago. Hindi ko na gani alam nga mahuli pa siya. Ay, siyempre, pagdusahan niya hanggang mabulok siya sa bilangguan para matudusahan niya yung ginawa niya sa anak ko. Magkapatid sa Northern Samar, nagmistulang sex slaves dahil sa paulit-ulit na pangahalay sa kanila. Marami pa po akong mga pangarap na gusto kong gawin. Tapos may mga tao po na ginajudge na rin ako dahil nga nasa nangyari po sa akin. Ang suspect, walang iba kundi ang sarili nilang amain. Umiiyak po ako habang nananaginip. Bumabalik po lahat yung ginawa niya sa akin. Simula hanggang sa dulo na nang ginawa niya sa akin. Lahat po, bumabalik. Ano rin niya pumahay po mga anak ko? Lalo na po pag wala ako. Mas maano pa sa Diablo. Pero bukod sa pangmamolestya, may iba pang ibinulgar, sina Cristela at Jessa. Ano na naman yan, sir? Nakatikim din daw sila ng pagmamaltrato at pananakit mula kay Eric. Ayaw mo talagang paawat, ha? Mas dako pas po sin niya, kardero. Susuntok-tok dyan dito sa tiyan. Dahil sa paulit-ulit na pang-abuso at pangmamaltrato sa magkapatid, naglakas loob na silang magsumbong sa kanilang inang si Joanne. Parang nabunutan po ako ng tinik. Masaya po, pero hindi pa naman nahuli ng time na yun. Nakaalis na. Sinampahan ang suspect ng patong-patong na kaso ng 7 counts of rape at isang acts of lasciviousness. Pero ang suspect agad daw nag-travel to next destination mula Northern Samar patungo Maynila. Pero ang hindi alam ni Eric, sinundan pala siya ni Joanne papuntang Maynila. Actually po, pang Maynila po, hindi lang trabaho. Kasama ko siya sa plano na mahuli. Nitong June 2022, ibinaba ng Branch 38 Regional Trial Court ng Gamay, Northern Samar, ang warrant of arrest laban sa suspect. Nung binirify namin, siya ay listed as top 8 most wanted ng Northern Samar. Listed din siya sa municipal level. Agad na hinanap ng CIDG, DSOU, ang mga posibleng ruta ni Eric. Pero hindi ito naging madali para sa kanila. Napakailap yan dahil yun nga, nagtatago siya doon sa, dahil sa face mask. Tinatago niya talaga yung identity niya. Pero isang selfie ni Eric ang na-trace ng mga otoridad. Wala na silang inaksayang oras, kasama ang resibo, agad silang nagkasanang entrapment operation. So, eto siya, ha? Tingnan niyo maigi. Ang palatandaan niya, meron siyang nunal dito sa kaliwang pisngi. Hindi tayo magkakamali kasi yung nunal ang pagbabatayan natin. Pagdating sa lugar, agad nasukol si Eric ng mga operatiba. Nung pumunta doon kumain, sinabayan ng ating tropa. So, nagkataon naman na talagang tatanggalin niya yung face mask. So, tinanggal yung face mask, nakita yung palatandaan na nunal. So, positive identification, hinuli na ng ating tropa. May warrant of arrest ka sa kasong rape at acts of lasciviousness. The initio ni Judge Ricardo Estabillo Amos ng Regional Trial Court Branch 38, Gamay, Northern Samar. Babasahan kita ng karapatan mo. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang ibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamiting pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay may karapatang kumuha ng sarili mong abogado o tagapagtanggol na iyong napili at kung hindi mo kaya, ang gobyerno ang magbibigay sa iyo. At may karapatang ka ding kumuha ng iyong tagapagsuri. Naintindihan ba ang iyong karapatan? Arestado ka muna, ha? Apo, sir. Nakaparayam ng resibo ang suspect na si Eric. Hindi ko po akalain na ganito habo sa ganito mo. Sorry po. Doon po sa nagsampa sa akin, sana patawad niya ako ano man yung kasalanan ko. Hindi ko ina-expect na ganun yung palalim. Pero, sorry not sorry, dahil pagkahaba-haba man ang taguan, ang biyahe niya ngayon eh patungong kulungan! Nang makarating sa CIDG DSOU office ang suspect. Teka, mukhang may hahabol pa yata ang pasayaro ah.
Gigil na gigil si Joanne sa suspect. Pagyaka! Anong ginawa mo sa anak ko? Nagtago ka na si Kaiya. Pinagkatiwalaan kita sa mga anak ko. Walang iya ka. Anong ginawa mo sa anak ko? Sinira mo ang mga anak ko. Tagal kitang hinahanap, buwan ka. Nagtago ka. Akala mo siguro pababayaan mo ko ni God. Hindi. Tagal mong mga anak ko, hayop ka, maliban sa gasa, hindi mo pinakakain minsan ng mga anak ko, binubugbog mo, hayop ka. Maganda ka lang sa harapan ko, yung pala, pag nasa nakakatalikod na yun. Huwag ka. Ang kasalanan ko po doon kasi maaga pa, bata pa, yun po naging kasalanan ko. Inaamin ko po yan. Sana bigyan niya ako ng chance. Patawad niya ako. Wala na, hindi kita patatawarin sa ginawa mo na yan. Dami mong kasalanan, buang ka. Hindi na uobra yung mukha mo sa akin, buang ka. Agad, ibinalita ni Joanne sa kanyang mga anak ang pagkakadakip sa suspect. Matapos ang madagal yung paghihintay, ayan na po, nahuli na na rin. Hindi natin nakalain na mahuhuli yun, di ba? Nag-uusap tayo dyan, sama. Yan na, nahuli rin. Ano na sa piling yun na nahuli na siya? Masaya. Masaya? Masaya. Sawa ko sa kanya lang. Ginaman niya sa amin. Mga kapuso, noong nakaraang Martes, hinuli ng CIDG kasama ang resibo, ang suspect sa isang rape case. Personal po tayong nagsadya ngayon dito sa Campo Crame para kunan ng panig ang suspect na ito na matapos maisagawa ang krimen sa Samar Province ay nagtago sa Malibay, Pasay kung saan din siya inoperate ng mga alagad ng batas. Sir, ano masasabi nyo dito po sa kasong isinampa sa inyo? Doon po sa ipinasang ano sa akin, kinaso. Aminado po ako na may nangyari sa amin sa daughter ko. Sir, hindi nyo ba naisip na ito ho'y minor? Wala ho sa wastong pag-iisip para magbigay ng kanyang pasyat desisyon. Hindi ho ba kinakonsensya? Hindi na po pumasok sa akin ng gano'n, sir. Tapos yung noon na lang po nalaman na pagtanto ko na gano'n, mali nung pagkatapos. Matapos ang 2 taong paghahanap sa suspect, sa wakas, nabunutan din ang tinik sa dibdib ang mag-iina. Pinapasalamat ko po sa Panginoon at sa mga iba pang tao na tulad ng mga pulis, ng ninyo po, na natulungan po kami sa... I mean, natulungan po ako na matupad yung dalangin ko na matagal na pong hinihiling. Ano masasabi nyo ngayon? Doon po sinabi ko pagkakamali na yun. Katumbas po ng buhay ang nangyari sa akin, sa nangyari sa batang yun. Mapatawad din ako ng panahon, yung mga magulang. Sana dumating yung panahon na patawad nila ako. Malaking pagkakasala, malaking pagkakamali. Walang kapatawaran yan. Wala. Never po. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangit. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.